guys, I am Martha here. So for today's video, as you can see naman, sa title down below, this is going to be a haul. Like, lahat ng binili ko ngayong quarantine and mostly is galing silang online because online shopping is life. Fun fact, mga tatlong beses ko na tong finifilm kasi yung una, grabe sobrang ingay. Sobrang ingay ng background. No naman, hindi ko naman yung vlog if hindi maingay, but sobrang ingay talaga. Hindi ko ma-take. And then yung pangalawa, I'm not feeling well kaya grabe, sobrang baba ng energy ko. Tingnan naman. O diba sobrang ganda niya? What the hell is that energy? So, ayoko naman syempre yung panoorin nyo yun. Tapos parang bababa ng energy ko na parang di man ako masaya sa mga binili ko. Well, actually, masaya ako na sa mga binili ko pero wala na pala akong pera. Ingay na naman sa background. And sinabi ko nga sa previous video ko na may ginagawang bahay sa aking kapitbahay. So, shoutout ulit sa'yo, baby. Ngayon, mamadaliin ko lang to kasi grabe, ang dami talaga nila. As in, ang dami nila. So, I guess, mauna muna tayo sa nails kasi baka ma-weirdan kayo. Bakit magkakaiba yung kulay ng aking nails. And also, mostly, ayun nga yung mga binili ko is galing sa mga recommendations and suggestions ng mga vloggers. Lalo-lalo na si John Ray, Ray Hermar, and Raisa Pantawi. Grabe, mga budo queen yung mga yan. Minsan ayokong makita yung mga story nila kasi hindi lang kasi ako add to cart eh. Check out agad, check out. Yun ang problema natin. So, ayun nga, let's start. So, ito, January made me buy this. This is a nail polish from Tenten. And if you know me naman, mahilig talaga ako sa mga nail polish. Pero kung napansin nyo naman sa iba kong mga vlogs, wala akong nail polish. Ang pangat ng nails ko is, I'm very, very sorry if ganun man, sadya nagkataon lang, but mahilig talaga ako sa nail polish, I swear. So, ito, 10-10, ayan, tatlo yung binili ko dito, and as you can see, suot ko sila ngayon para ma-demonstrate ko sa inyo. First is, ayan, Monte Carlo ang shape nito, and ayan siya, so parang mustard something siya. Ewan yun ang pansinin, naputol kasi yung kuho ko. Kaya ngayon ko lang talaga siya in-apply ng mabilisan lang, kaya ang pangit. Okay lang naman yung shade na to, binili ko to para sa summer vibes, ganyan, spring vibes, and everything. And then the next one naman is ito, ayan, Saint Tropez. This is really, really nice. Ito yung suot ko dun sa Good Brow PH ko review, as in, grabe, sobrang ganda na to. Mahilig ako sa mga ganitong shade na parang nude, gray, ganyan. Pero para siyang nude gray na green, di ba? Nice. And then ito, ito ang pinaka-favorite ko talaga, I swear. Ayan, eggshell naman ang shade nito. Ayan, lakas niya talaga makamayaman. Naghanap kasi ako ng nail polish na color white but hindi siya sobrang white kasi hindi bagay ang color white sa aking nails dahil mas nagmumukhang maitim yung aking nails. So, hindi siya cute kapag ganun, of course. Kaya, ayan, this is really, really perfect. Ang beses ko na ito nagamit. Sobrang ganda talaga ng Tenten. Mabilis siyang matuyo and maganda rin yung kanyang shade range, color palette, ganyan. I really, really like this. Yan na! Sobrang init. Ayun na nga guys, the next product is nail polish ulit. This is from Sunny's Face kasi nag-first ever sale sila sa Lazada kaya bumili ako. Isa lang binili ko, of course, kasi nagtitipid ako. Ang shade nito is Palm Springs. Ayan, so gumawa ko ng review nito sa aking Instagram. So punta na kayo doon para makita nyo, but I'm going to flash here. Pero kung i-compare ko ito, tapos yung Tenten guys, mas gusto ko talaga yung Tenten kasi mura lang siya. Kasi ito 200 plus and then ito 100 plus. But medyo pricey pa rin siya. Dati kasi, I'm just a student, wala akong pambili. So lagi ko lang talaga binibili is yung cheek because that is my favorite. And ayun nga, and actually ito, parang ka-shade niya yung isang favorite ko sa cheek, yung sa line ni Catherine Bernardo, something like that. Pero kasi naubos ko na yung ganun ko, so ito, ayun, nandup. Pagdating naman sa shade range, mas maganda yung sa Sunny's, very millennial friendly, more on mga pastel colors, ganyan. Pero mas prefer ko pa rin yung sa Tenten kasi nga, mura lang siya. And maganda naman talaga yung mga shades nila. Hindi naman parang tita, pero mas close kasi doon. Pero grabe, ang ganda. Ganto kasi yung mga shade ko, parang mga neutral, ganyan lang. Kaya, Tenten, grabe, ang ganda mo. So, next naman na binili ko is eyelashes. Ayan, false eyelashes. Parehas lang to, pero magkakaiba sila ng design. And sobrang mura lang talaga nito. Tapos, bumili rin ako ng ganito. Yung para kung paano mo i-apply yung lashes para mas madali siya. Pero, dapat kasi suotin ko to ngayon. Pero, nung sunot ko ngayon, nahirapan ako. Kasi, that is struggle for me na magsuot ng falsies. Ipa-practice pa ako dyan. Bumili rin ako ng castor oil. Sa Watson's ko to nabili. Kasi nga, konti lang sila kasi lagi kong binubuhat kasi madalas ako magpuliti kaya kung makikita nyo yung mata ko parang meron siya mga bump. Ba yan? Pawis? Ew! Meron siya mga bump kasi nga ever since bata ako nagkakaroon ng makuliti. Kaya nagmarka na talaga siya so hindi na talaga magagawa ng paraan yan. Speaking of Watson's, bumili rin ako ng mga ibang stuff sa Watson.
Ito, ito yung moisturizer ko. Pinanggit ko to sa aking skincare routine. And also, of course, kailangan ko mag-stock up ng aking favorite cleanser, which is Cetaphil. So, ayan, going to put the link here na aking skincare routine. And ito, Ray Hermar. Sikat na sikat. Ayan. Tresemme. Kasi naman, last year, siguro apat na beses ako nagkulay ng hair. Huwag niyo akong gagayahin. Masasira yung buhok niyo. Kaya, ayan. Pero ngayon, medyo umukay na siya. Thanks to Tresemme. Lalo na to. Grabe, tingnan niyo naman. Sobrang bango talaga nito. As in. Of course, Vicks. So, may mga gantong amoy. Mahilig ako sa ointments. Ito, Vicks. Kasi nga, gusto ko yung amoy niya. Tapos, maganda siya sa feeling. Ewan ko. Basta, mahilig ako sa ganito. Nakating ko, Efficacent. Efficacent is life. Tapos, ito, bumili ako sa Shopee na Air Freshener Peppermint. Kasi mahilig nga ako sa mga peppermint. Ganyan. So, medyo nabawasan na siya kasi ginawa ko siyang room sprays. Maglalagay ako nito. Tapos, haluan ko ng tubig sa isang spray bottle. Tapos, ayun. Okay naman siya. Pero, hindi nga lang ganun kalakas yung amoy. Maaawin mo siya pero mabilis din siyang mawala. Ganyan. Pero mura lang naman kasi ito eh. Okay lang. Okay lang. Ito, okay lang. Yun ang masabi ko sa kanya. Okay lang. So, gusto ko lang banggitin. Hindi ko to binili. Pero pinadala to sa akin. Nakakilig. Ginawa ko to na review sa aking channel. Ito yung sa V&M. Ayan. Makeup line nila. So, itong dalawa lang yung nandito kasi iba nandoon sa kwarto ko. Pero ito, itong dalawa yung favorite ko talaga. Lalo na itong Silk Serum Foundation. Suot ko siya. O, diba? Parang wala talagang suot. It's grabe skin. Like, ang pangit ng contour ko. Grabe. Serum naman. And grabe. Sobrang ganda na to. May glowing effect siya, as you can see. Thank you so much, V&M Naturals. Kunin nyo na to. Ang ganda na to. Binanggit ko naman na yung mga makeup. Punta tayo sa mga makeup. And speaking of pangit na contour, binili ko tong Wet n Wild Contour Palette in the shade Dulce de Leche. Okay naman to. Powdery lang siya. Maganda yung shade niya. Kung napapangitan kayo, it's just me. Pag-apply ko lang yon. Ang problema ko lang dito, ang hirap niya buksan. Ewan ko kung bakit. Ang hirap buksan ng packaging. I will not try. Maganda to. Meron pa akong isang binili sa Wet n Wild Concealer. Ayan, suot ko rin to ngayon. Lahat ng suot ko ngayon binili ko online. Okay lang din naman yung concealer, as you can see. And I'm actually thinking about doing a concealer series review. Re-reviewin ko lahat ng mga concealer na aking binili. Because as you can see naman, girl, the dark circles. And then bumili ako sa Colorette. Because yung Colorette, inubos nila yung pera ko. Pero ang ganda naman kasi, ayan, color tint in the shade Emma. So, suot ko siya sa aking lips. And mag-flash ako ng photo na suot ko. Diba? Grabe, sobrang my lips but better. Because naghahanap ako na my lips but better because meron akong favorite liquid lipstick soft matte ng NYX. Shade niya is Roam and eto, nahanap ko na yung dupe. And grabe, sobrang ganda. Tingnan niya naman, ang pretty-pretty niya sa lips. Pero ayan, in-applyin ko kasi ng glitters kaya huwag niya na lang pansinin yun. Then, meron pa akong isang binili sa Sunnies, which is lip dip na posh. So, you can see, may ano pa. Ayan, posh. Maganda rin to. Ito yung suot ko kanina sa lips. Natanggal na kasi siya kasi nag-apply ako ng lip gloss. But, ayan. John Ray made me buy this. Buildable siya, ayan. But, ayun nga. Mas gusto ko siyang diffuse lang para natural lang siya tingnan. But, maganda rin naman siya kahit, ayan, full lip. Gumawa ako ng review nito. Ito yung BLK. Tada! So, gumawa ako ng review nito. Grabe, sobrang ganda. Ito yung Wonder Melon na Creamy All Over Paint and Wonder Melon na Lip Tint. Meron pang isang binili pala sa BLK. Liza Contari made me buy this. Ayan. Lip Gloss. Ito yung Mini Sparkle Gloss nila. Ganda rin naman to, but kung tatanungin niyo ko kung anong mas sulit dito sa tatlo, ito talaga. I swear. Creamy All Over Paint. Insert ako ng photo. Gamit ko to sa aking cheeks. Pero grabe, sabang ganda. So, ito naman yung photo. Nasuot ko to. And then, itong mini sparkle gloss. Pero itong mini sparkle gloss kasi, pag-apply mo, glossy siya. And then, after ilang minutes, parang magiging lip balm feel na siya. So, it's not cute. Parang nawawala yung pagka-gloss niya. And then, yung amoy niya. Hindi siya mabango, promise. Hindi siya mabango. Amoy siya, amoy makeup na matanda. Pero amoy factory na makeup na hindi mabango. Basta gano'n, nababother ako sa contour ko. Ang pamit, burahin natin. Liit-liit, tapos 100 plus or 200 plus. Pero sobrang ganda ng shade nito, promise. Pero yun lang yung maganda sa kanya. Creamy All Over Paint, grabe, BLK, na-redeem mo ang iyong brand sa akin. This is my favorite, ilang beses ko na ito nagamit. Speaking of lip gloss, meron akong binili pa tatlong lip gloss. Ito na yung sa Ever Bilena na vinyl lip gloss. Ito yung pinakasikat. And ginamit ko to kanina. Para sa akin, super worth it na binili ko to kasi sobrang mura lang niya to, sobrang ganda talaga. And then meron akong binili pa dalawa. Fashion 21, ito naman sobrang mura lang to. 39 pesos lang ata to. So dalawang shade, yung isa strawberry and yung isa cherry.
And actually, pumili pa ako ng isang ganito kasi ipapag-giveaway ko po siya dahil sa aking birth month, July, magpapag-giveaway po ako. So, abang-abang lang kayo. I'm going to upload the mechanics here soon. Okay lang, parehas lang naman sila ng performance. Pero syempre, mas maganda to. Mas matagal yung plumping and shine effect niya. Pero ito, mas bet ko pa to kaysa dun sa BLK. I swear, like, kung naghahanap kayo ng lip gloss na sobra-sobrang mura lang, dito ngayon sa Fashion 21 kasi maganda rin naman talagang performance. Pero pag yun nga, meron kayong budget and talagang gusto niya na talagang magandang performance, ito, bilhin niyo to. Like, hindi masilip ko sa inyo. Yun lang yung problema dito. Kasi, syempre, didikit yung product dito. Tapos, pag nag-lip gloss ka, ito yung gamit mo or yung Fashion 21. Pag tagal, nawawala yung lip product. Kanina, suot ko nga yung posh kanina pero naglaho siya. Oh, sobrang ganda naman. Grabe. Tingnan nyo. Ayan. So, ganyan siya kaganda. So, maganda talaga siya. So, next is ito, Good Brow Soap. Ayan. From Good Brow Soap. Brow Soap from Good Brow PH. Gumawa rin ako ng review. Ito yung aking latest video and gamit ko siya ngayon. Pinatungan ko kasi yan na yung aking eyebrow routine kaya ganyan siya. Puntahan nyo na lang yung review ko para malaman nyo kung ano ang masasabi ko dito sa product na to. Meron pa pala akong binili sa Fashion 21. Ito yung sikat na best-selling nila na Double Up Mascara. But unfortunately, hindi siya gumana sa akin. Hindi siya maganda sa akin. Ma-insert ako ng photo. Di ba parang siyang spider legs na hindi siya maganda. Hindi ito yung gamit ko ngayon kasi I want to look cute today. Kaya hindi ko to ginamit. I'm not so sure if ganito talaga siya. Parang sobrang sticky niya. Clumpy, ganon. Hindi ko alam kung ganon talaga siya kasi nire-rave to ng ibang mga vloggers. Pero sa akin, bakit ganon? I'm not so sure if dahil bago lang siya or I don't know kung bakit hindi siya nag-work, but maybe pagtagal, I'll give this a try, but as of now, hindi ko talaga siya bet. And I think, gumawa ko ng review nito sa aking IG, so puntahan nyo na lang yun. Meron akong highlights na andun lahat ng aking mga short reviews. Then, meron akong biniling eyeliners. Yes, tatlo sila. So, yung isa, this is from Careline, kasi naghahanap ako ng eyeliner na maganda na mura lang. And marami nagsabi na Careline daw, and grabe, maganda nga talaga yung Careline. And then, yung isa naman is L'Oreal. Ayan, ito kasi, January made me buy this. Dahil nga, grabe, sobrang addict ako kay January lately. Tapos ayun nga, nagpa-practice na kasi ako mag-eyeliner and everything. So, ito yung gamit ko ngayon. Mas mahal talaga to, 500. And then ito, 100 plus. Pero parehas naman silang maganda. Pero syempre, mas maganda yun sa L'Oreal. Tingnan nyo. Kasi yung L'Oreal, it's matte talaga siya. Tapos madali siyang matuyo. Ayan o. Ayan na, diba? Ang matte niya. And then, itong Careline naman kasi, glossy siya. Maganda rin naman, pero kasi, madali siyang, nagsismudge siya. Mas madaling matuyo yung L'Oreal. Ito, pag natamaan mo, magsismudge pa. Like, see, girl, grabe siya, oh. So, kailangan talaga, pag-apply mo, huwag mong gagalawin, patuyuin mo muna. Pero, the good thing is, parehas silang mahirap tanggalin kasi waterproof sila parehas. Like, seryoso, nagulat ako sa Careline, ang hirap niya tanggalin. Like, sakit na ng mata ko, sis. Ganyan. Pero, maganda rin naman yung Careline. Pero, syempre, mas maganda yung sa L'Oreal. Kasi yung Careline, para siyang nagkakalat. Ganon. Pero yung L'Oreal, grabe, sobrang fine talaga niya. So, totoo yung sinabi ni Jan Ray na maganda talaga yung L'Oreal. Kung naghahanap kayo ng worth it talaga, yung may budget kayo, tapos gusto niyo worth it, L'Oreal. Pero, okay lang. Kung naghahanap kayo ng maganda, na mura lang, maganda rin to. Ilang beses ko na rin to nagamit sa aking mga selfie. Then, may isa pa. Ito naman, Ryza Contami made me buy this dahil nanood ako ng kanyang makeup workshop. Ayan, makeup workshop. And then, ito yung sinabi niya. Ala, nawala na yung araw. Huwag niya napansin ko dumilim. Pero, ayan, this is from Merzi. Grabe, sobrang ganda nito. Actually, takot ako sa mga pencil eyeliner dahil masakit siya pag in-apply. Pero ito, hindi siya masakit. Tingnan nyo. Oh, grabe siya. Grabing smudge proof. Kakalagay ko lang. Sis, gamit ko rin siya ngayon. I swear, ang ganito, one of the best purchases. And actually, nagka-problema pa nga na double yung bayad ko dito. But buti na lang binalik ng seller yung pera ko. Merzi, I thank you for that. I think yun lang lahat ng mga binili kong makeup. So, now let's proceed naman sa mga hindi makeup. So, kung munang banggitin yung aking suot ngayon. Hindi ko to binili, pinadala lang nila to sa akin. Celestis_PH sa Instagram. Instagram naman to. Ayan, di ba sobrang cute, halter. Then, meron ako ang binili. So, ito yung binili ko sa kanila. Oh, white top. So, na-din top ata yung tawag dito. Kaya lang, kailangan mo talaga magsuot ng bra nude or yung kinakabit lang gano'n. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Of course, follow nyo na yun, Celestis_PH. Actually, pinsan ko kasi yung may-ari, no? Kaya, ayan. So, very, very thankful. Ayan. And actually, guys, the quality naman ng mga binabenta nila is sobrang ganda. Hindi naman sila nagbibenta ng mahal, like very affordable talaga lahat. I swear, bumili nga ako ulit dun eh. Pajama, pero kasi hindi ko pa na-receive. Kaya maybe sa next haul,
Ayan. Of course, magkakaroon tayo ng next haul. Yun nga, ito pa pala, Angel Day also started me sa mga pag-exercise. And ako, as a believer, or hindi ko believer, parang superstition. Hindi naman. Basta, feeling ko kasi pag nakasuot ako ng active wear, mas ginaganahan ako mag-exercise. Kaya bumili ako ng isang set. So, I'm actually planning to buy ng marami. And then, I'm going to do a haul. Pero ito, isa pa lang yung nabili ko. Galing to Moving Peach sa Shopee. I think Singapore brand yun. Something China, I'm not so sure. Pero ayan. Ito yung sports bra. Diba? Sobrang ganda. Ang ganda ng likod. Ang ganda ng details ng likod. And then, ito naman yung leggings. So, hindi ito set. Magkahiwalay ko itong binili. Mas gusto ko yung quality na itong sports bra kaysa sa leggings. Yung leggings kasi, parang ang kati-kati niya pag suot ko siya. Mali yung size na nabili ko. Small. Oo, guys. Small nabili ko. Dapat pala medium kasi I have wide hips. Malaki yung dito ko. Tapos malaki yung pwet ko. Tapos kapag nagsasquat yung sa likod ng tuhod, naiipit. Kaya, ito pala, tinanggal ko yung foam niya kasi parang may compressed feeling siya. Okay lang naman siguro sa ibang tao. Pero ako kasi, hindi ako comfortable. Minsan parang hirap-hirap huminga. Nahihilo ako. Ewan ko kung dahil masikip nga kasi nabili ko. So, next time, alam ko na medium. Pero, baka naman kasi sobrang lubag. Wala bang... Oh, eto. So, speaking of Angel Day, of course, bumili ako ng kanya nila-recommend na seamless na underwear. Ayan. So, sa labahan kasing iba, pero eto, bumili ako na red and black and nude. So, ilang beses ko na ito nagamit and ang ganda pa rin talaga niya as in. Hindi pa natatanggal yung dito. Mahilig kasi ako sa seamless na underwear and like kong binibili is yung sa bench. Kasi, yun lang yung pinakamura kong nakita. Tapos, Sorella din. Kaso, yung sa bench kasi, ganito siya ha. Natatanggal agad yung dito niya. Nakakaloka. Natatanggal agad to. So, hindi siya cute. Pero may maganda naman sa bench, which is yung cotton na seamless nila. Yun talaga. Of course, if meron ng mura na mas maganda, dun na kayo, diba? Ito, sobrang ganda. Tapos, I swear, ilang beses ko na to nagamit. Ang size nito is small to large, pero parang feeling ko bumabakat pa rin siya. I'm not so sure if dahil yun nga, masikip lang yung leggings na suot ko, pero medyo bumabakat siya because my buns are popping! Speaking of exercise, bumili ako ng mga resistance bands. So, sa Chris Sports, ba tama ba? Basta yun, binili ko to. Kasi gusto kong bumili ng the real deal na resistance band dahil dati. So, una kong Shopee haul, bumili ako ng resistance band na sobrang mura. Pero grabe, tatlong beses ko lang yun nagamit. Pumangit na yung quality agad. So, hindi na siya maganda. And, ayun nga, wala na kasi gumingi. Pero, ayun. Girl, sobrang haba nung nabili ko sa Chris Sports. Basta yun. Sobrang haba. Hindi ko alam. Hindi to pang glutes. Tapos nag-try ako mag-DM sa kanila sa Instagram paano to gamitin. Hindi sila nag-reply. Kaya pinagtsagaan ko to for a while. Rubber siya. So ako kasi balbon. Kaya sumasabit yung hair ko. So hindi siya cute. And then, Angel Day, nire-recommend. Pero nabili ko na kasi to bago pa niya to i-recommend. Kaya, pero yun nga. Angel Day made me buy this na lang. So eto. Ayan, resistance band na medium. And hindi na siya rubber. Parang cloth na siya. And grabe, binili ko is medium. Kasi, ang nasa isip ko na, ay, isa lang kailangan ko. So, medium na lang, ganyan. Kasi, feeling strong. Girl, ang hirap. Tapos, para nag-light muna ako. So, bibili ulit ako yung light and yung heavy na. So, set na bibilin ko. Kasi, noong una, titipid pa ako eh. Parang, ito na lang muna. Medium mo lang muna. Kaya mo yan. Hindi ko pa na kaya ko naman, pero grabe, sobrang pagod. Promise. Hindi pa kaya ng aking legs. So, dapat talaga mag-light muna ako. Pero, kung maghahanap kayo ng resistance band, swear, sobrang ganda nitong quality na. Ito na yung bilhin nyo. Tignan nyo yung size. Wadya ko gaya. Hey, Hermar made me buy this. But actually, hindi. Nabili ko na kasi ito bago pa ito naging sikat. Ito yung sikat na tube top. Ayan. Deliver to sa, ano eh, sa ibang bahay. Sa house number 1. Doon siya na-deliver. Hindi siya na-deliver dito sa house number 2. And lately, pwede naman nang pumiyahe, ganyan. Pumunta kami sa house number 1. So, kumuha na kami ng gamit. And nag-birthday kasi yung kapatid ko. Send yung aking father. Kaya, of course, since maganda kayo sama-sama kami. Pero ayun nga, so bumalik na kami dito. Nakuha ko na, and eto. Bago pa to naging sikat, nabili ko na to. Pero hindi ko na siya nagamit. Kasi nga, doon na pa-deliver. Tada! Pero grabe, sobrang worth it naman to. May foam to, guys. Tinanggal ko lang. Nilabhan ko siya. Yun nga, mura ko lang to nabili dati. 50 pesos, 60 pesos lang. Kaso no, sumikat na. Nagmahal na kaya. So sad. Dalawa yung binili kong ganyan. Ito yung isa. Kasi nga, hindi pa to sikat. So, dalawa lang yung binili ko kasi gusto ko nga lang siya matry. But sana pala, bumili ako ng marami. Kulang ko lang magmamahal siya. Bumili ako na sikat na TikTok short. Actually, dolphin shorts talaga yung tawag dito. But dahil nga nausa to sa TikTok, ito yung gamit ng mga babae sa TikTok. Ayan. Crafty. Nasty. Ang lyrics yun. The dolphin shorts. Velvet shorts. Ayan. Color pink.
And then, ito yung pinaka-favorite ko, promise. Oh, lahat, ang ganda! Ang ganda niya, ang ganda niya. Tapos, okay lang, mukha siyang maliit, pero sakto lang siya sa akin. Pero, ayun nga, medyo nakikita na yung underbutt ko, pero... Carry lang, huwag niyo napansin, may buhok. Then, bumili pa ako ng isa na sa labahan ata. Champagne, maganda rin yun. And then, bumili ako ng normal lang. Normal. So, ito, color blue. Medyo na-disappoint nga ako dito. Kasi, akala ko pastel blue yun kasi yung nasa picture. Reality, no? Expectation versus reality nangyari. Dry fit yung tela niya. Color black. Span rib. Bumili rin ako ng color green. Ganda tong color green. Lakas ng ka-college girl or cheerleader vibes. Ayan, dry fit din. And speaking of kilikili, meron pala akong binilin, pero hindi ko nasama dito. From Fresh Formula, na Sergeant at Arms, na underarm. If you're following me on my Instagram, alam nyo na nagpapalaser ako kasi nagsistory-story ako. If nandun ako sa skin station, dun ako nagpapalaser. Dapat kasi tapos na yung session ko by this time. Pero Ms. Rona ruined everything, kaya stop yung aking pagpapalaser. And naubos na yung mga products na ginagamit ko sa skin station. Hindi naman lahat, pero ayun nga. Gusto ko lang matry yung Sergeant at Arms ng Fresh Formula. And as you all know, gumawa rin ako ng review ng Fresh Formula Glass Skin Series. So, I'm going to put the link here. So, next naman is, tada, pillowcase. Y'all know me, mahilig ako sa friends. Ayan. They don't know that we know, they know we know. Favorite line ko talaga to. Sinabi to ni Phoebe, which is my favorite character. Disappointed ako sa quality kasi alam mo cheap siya dahil yung print niya, ano siya, blurred. Pero mura lang naman kasi to, kaya... Saka nagre-reklamo. From Sugar Doll PH. Mom Jeans. Pero hindi nyo kasi makikita. Pero ayan, flashing here. Mom Jeans. Ayan, sobrang ganda nito. Promise, one of the best buy then ever. Matagal na kasi ako naghahanap ng Mom Jeans. And nahanap ko na siya. Kaya. And then, meron akong binili pang Mom Shorts. Ito naman, medyo disappointed ako. Sakto lang naman yung size niya sa akin sa bewang. Pero kasi, yung banda dito, hindi siya maganda tignan sa akin. Like, sobrang lubog. Hindi talaga maganda, sir. Like, what is she wearing? Last three na damit, mga favorite ko to. So, unahin natin tong least favorite. Kaya mga favorite ko to, sabi ko unahin least favorite. So, Ashley Garcia made me buy this. Ayan. So, flash na lang ng ano photo dito, ganyan. Diba? Sobrang ganda nito, promise. And maganda yung quality niya. And hindi rin siya manipis. So, hindi naman masyadong nakakarata yung bra if ito yung suot. Pero the problem is, maliit lang kasi katawan ko, guys. Ganyan lang. Isang dangkal lang. Tapos kalahati. Ganun lang yung katawan ko. Kaya problema is, kapag nakasara siya, sobrang baba niya. Ganyan. So, hindi ako comfortable na ganun. Kaya siguro tatahian ko na lang to. Hindi pa pala last three. Meron pa palang isa. Hindi ko ata na-flash. This is from CNA. Sina. CNA shop. Ayan. Cargo pants na wide leg sa pinakababa. Ayan. Maganda to, I swear. My only problem is ang liit ko. So, mahaba siya sa akin, pero nagagawa naman ng paraan if magsuot ako ng bulky shoes with heels. Kaya, okay lang. And ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng quality niya. Tapos, maganda yung color. Diba? May two favorites. If y'all know me talaga, mahilig ako sa ganito. Yung mga off-shoulder and basta, yung ganito. O, diba? Matagal ko na kasi pangarap pumili ng ganito yung may paraffles dito sa baba. Parang may pagganyan. As in, this is super nice and sobrang mura lang nang kuha ko dito. Para sa akin, mura na yun. Kasi kung maghahanap ka ng ganito sa mga mall, H&M, ganyan ang mahal, siguro mga 600, 500 to. Pero ito, 250, ganun. And then, nagagano'n, nahahatak para mas maging cute. Ayan. The last one, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng damit na nabili ko. Pero kasi hindi ako nagsusot na ganito. If you all know me, hindi ako nag-fitted. Pero I'm a changed woman now. So that's another story to tell ko, but hindi ako nag-fitted. But I'm going to try and start to love my body and everything. Kaya basta aking comfort zone. Kasi ang ganda talaga ng mga fitted. Gusto ko talaga magsusot ng mga fitted. But ayun nga, hindi talaga ako nagsusot because not yet ready to tell you all. So sa mga nakakalam, please, shh. Ayan. Papakita ko na. Tada! Sobrang cute. So mukha siyang maliit pero sobrang sakto lang niya talaga sa akin. Kapag bumibili kasi ako ng crop top, hindi siya nagiging crop top sa akin. Nagiging top lang, hindi crop. Kasi ganyan ang katawan ko. I swear, sobrang ganda and sobrang ganda. Sobrang ganda and sobrang... Ewan ko na. So, ayun na nga guys, lahat ng aking mga nabili. Nito, starting ng quarantine, siguro April to June, ito yung mga nabili ko. Sure na meron akong nabili na na-discover ko. Hindi ko nasama dito. I'm going to flash it here and right now. So, ito yung nakalimutan ko. Ayun ko na. Hi! Hey! Sorry,
Laman ko sa aking pinsan, si Ate Min. So, meron na rin siyang YouTube channel, which is Hannah Ruchina. So, subscribe to her channel. So, this is from Olivia, Manila. So, nagkaroon sila ng sale for a cause. Of course, I love shopping. Siyempre, I also love helping. Siyempre, masaya sa feeling na kapag nasya-shopping ka, is nakakatulong na rin at the same time. So, ayan, bumili ako ng kanilang mga sandals. Kasi pangarap ko na bumili ng mga ganito. Pangarap. Matagal ko nang gusto bumili ng mga ganito kasi dati, I'm into kicks, like shoes, ganyan. Mahilig ako sa mga shoes. Lalo na kids. Grabe, sabi na addict ako sa kids. Dami kong kids before, but ayun nga, ngayon, gusto ko ng mga sandals. So, ayan. Napaka-cute ng packaging. So, unbox me. Tapos, pag-open mo, oh, diba? We love to see you in it. Bumili ako ng apat. Tada, sobrang cute. Ito yung pinaka-favorite ko sa nabili ko. Black heel, may 1-inch heel. Blue is my favorite color, especially navy blue. Kaya, ayan, sobrang cute niya. Ano kong binili ng color white. Ayan. Parehas lang sila, nagkaiba lang dito ng design. So, maganda rin naman to, but hindi ko lang gusto yung pagkaganto niya, shape niya dito. Hindi siya bagay sa aking small feet. It's just bothering me na parang magkadikit sila palagi. I don't know, but this cute, this cute. And then meron pa, yung isa. Suot ko right now. Tada! So, ayan. At meron na talaga akong ganito. Kasi nasira na yun, kaya bumili ako ulit. Ayan. Maganda rin naman to, pero medyo nagsisi ako kasi meron pang isang gantong design ng ibang design. But dahil hindi ka nahabaan kasi ako dito kasi I have small feet. Na pala yung isa na lang yung parang medyo mas maikli. Or parang may design na ganun. Something, pero ayan. But this is actually really cute din. If gusto mo lang ng casual, ganyan. Then, meron pa akong isang binili, color green. So, yun kasing ginagamit kong sandals sa labas. Kaya, hindi ko siya pwedeng dalhin dito. So, I'm going to flash it here na lang. Ayan. So, binili ko yun para kapag mga summer, ganyan, may pa raffles or travel, diba? Sobrang cute. And, ayan nga, as you can see naman sa photo, ayan yung photo namin magpipinsan. Yung pinakamaputi. Ayan. Siya si Jay Celestine, owner of Celestis underscore PH. So, ayan nga, sinasabi sa inyo, guys. Follow nyo yung kanyang IG shop. So, ayun nga. I'm going to put the link down below. Pero, ayan. Celestis underscore PH. Ayan. Handy clothes, but very affordable and maganda yung quality. Sabi naman niya, yung nasa taas ko, is my sister. And as you can see, pare-parehas kaming may suot na headwear, which is turban. I'm not so sure if turban kasi tawag doon. Sister ko lang start na siya ng business kasi marunong siya mag-crochet-crochet and she started the business with it. So, follow niya na rin yung melc.ph, melc.ph. So, soon, magkakaroon na naman siya ng mga pag-giveaways for cute items. Like, I swear, pag sinuot niya mga items nila, instant cute kayo, guys. Ito ang photo ko. Suot ko yung turban. Oh. Pa! Ang ganda, di ba? Ang cute ko. And then, ito. So, ito. Tingnan nyo, ha. Magta-transform ako. Suot ko yung isang product ng Melty. Tara! O, di ba? Sobrang cute. Tara kasi suotin itong turban, sabi ng sister ko. May pag-ganyan dito. This is actually a new design. Custom made. PM is the key. Hindi man kayo nakikutan, it's just me. It's not the product, it's just me. Oh, suot ko yung sa Melcy, suot ko yung sa Celestis. Hindi lang cute, ganda na. Alam niya, hindi ko na ba't ako nagpapakahirap? Hindi lang pala dito. Uh-oh. Mapangit ko pala sa ilaw dito. Ito, binili ko rin. Tada! Laneige, Laneige. Rise akong tawin, maybe buy this. Trip trip lang. I'm going to do a short review about this on my IG. Yan! So, ayun na. Ito na talaga, final na. Ayun, lahat ng aking mga binili this quarantine. So, online shopping really helped me a lot to get through with what's happening in the world. You know, quarantine and everything is wrong na. Like, go away! Go away! Kasi birth month ko na. Ano na. Kaya, so, ayun na. Speaking of birth month, abang-abang lang talaga kayo, guys. So, follow me my social media account, especially sa aking Instagram because magkakaroon po ako ng giveaway and i-upload ko yung mechanics soon. Speaking of Instagram, guys, gumawa ako ng aking Instagram filter. So, ayan siya. 1, 2, 3. Ayan. Sobrang cute nila. I know. Sobrang cute nila lahat. If you're ever going to try out my filter, guys, don't forget to tag me kasi nire-restore ko siya. So, I want to see na cute kayo na gamit niyo yung aking filter. Hindi ko sinasabi. Nakakalimutan ko yung main na sasabihin ko. I just want to say na lahat na aking mga binibili, dinidisinfect ko naman siya. Advice ko rin yun sa inyo, guys. Huwag niyo makakalimutan na mag-disinfect. Kasi, Ms. Rona, we don't like you, okay? We don't like you. Go away. I want you all to be safe. That's it, guys, for today's video. Sana mag-enjoy kayo. And I'm very, very sorry if, of course, naingay sa background. And medyo nawala yung natural light natin sa ating video. And kung ganyan man, yung background. Hi. Hello! You're so cute. Ayan, may palit ako. Kasi may nakalimutan akong banggitin. Ayan, dito tayo. If I ever made you buy any of the products that I mentioned. Cute! Any of the products that I mentioned, don't forget to put the hashtag MartaMadeMeBuyThis and hashtag ShopWithMarta. And also, don't forget to tag me on my Instagram para naman ma-restore ko and makita ko kung ano man yung mga pinagbibili nyo or kung ano man ang nabudol ko. Mixie, bye-bye!
Thank you guys so much. And if bago ka dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below and follow me my social media accounts. Facebook page, Instagram, and Twitter, lahat I am Imartal. And stay safe and thank you all and I hope I'll see you soon again.